Chores pertains to household chores, yung mga gawaing bahay. Na-compose to, mga high school pa kami noon. You know, pag nauutusan ka, di ba, ni mommy o ni daddy, andyan yung naaasar ka, naiinis ka. Kasi nako, imbis na nasa kwarto ka, nanonood ng TV o nagtetelebabad, eh, utusan ka na naman. So, doon nagsimula tong kantan to. I remember, nandun ako sa bahay ni Rain noon, tapos biglang merong guitar riff siya na nagawa, yung medyo inspired siya ng mga, you know, Aztec Camera, The Smiths. Kasi isa sa influences niya during that time, si Johnny Marr, Roddy Frame, yung mga jungle na strum sa gitara. So habang nag-strum siya nun, biglang may pumasok na groove ng lyric sa isip ko. Yun na nga, yung chores na nga. Start yung, I had to wake up early in the morning. I need to clean my room. And then whenever I go down, I hear my mom's calling me. Dahil inuutusan na naman akong, you know, mga gawain bahay. So doon na umpisa yung kantang yun. After a few days, yung nagkaroon na kami ng practice sa banda. So jinam namin, yun, nalagyan na ng mga ibang parts. Hanggang sa nabuo na nga itong kantang to. And again, hindi siya nakasama sa first album. So isa siya sa mga kantang nalagay na nga sa baul. I have to wake up early in the morning. I need to clean my room. So, dito sa second album, again, we decided to include chores, especially that it was one of the very first songs na na-compose ng banda. So, nandun pa rin yung Malahouse Martin as the camera, The Smiths na guitar mood niya. Tapos, dinagdagan na lang namin ng mga trumpet, you know, orchestration again. And then, vocal harmonies. Tapos, original idea kasi nung kantan to is medyo na-inspire din kami ng yung rap version ng kanta ng Blondie during that time. Yun yata yung Rapture. Kaya this time, naisip namin na why not make it a full-blown combination ng new wave, a little bit of hip-hop. Kaya naisipan namin na i-guess yung pinsan ko na si Warren Vera, known also as the Eighth Messenger. Member siya ng hip-hop group na Pamilya Dimagiba. Yo, I have walked through time within the scopes of rap poetry. Across the line, there was a reader sign. It's a epitome, but it's mad kind of gift of mind, yo, for what we could be, but still we are blind. So in-invite namin siya to come to the studio. So binigyan namin siya ng special part dun sa kanta na nag-rap siya. So maganda yung kinalabasan. Naging progressive na yung kanta. After all, yun din naman talaga yung trademark music ng Half-Life Bob. That is a combination of different kinds of music, you know, punk, new wave, alternative rock, a little bit of metal here and there. At yun na nga, in-incorporate namin ng hip-hop. At yung ending naman nito, kasi nga fan song to eh, very upbeat, very jungly, danceable. Naisip ni Ramil na lagyan ng ending na medyo samba, tropical feel yung kanta. So naglagay kami ng mga maraming percussions at maraming tropical sounding instruments sa dulo. So yun yung ending ng kanta. Mais la vie, c'est ça.